Hello guys, Benji Palaruan. Ito na naman ako to one of my reaction. Tong reaction nito, tong issue na aking ire-react is lagi ko siyang binabantayan sa news, sa internet at sa mga sa kahit sa newspaper. Ito yung naiinis ako dahil kasi apektado ako dito sa issue na to. And I want to make a reaction dahil kasi lahat tayo apektado dito. Ano yun? Yung tubig. Kasi lahat tayo nagbabayad ng tubig sa dalawang kumpanya. Nagbabayad tayo sa dalawang kumpanya to, Maynilad at Manila Water. Which is, napakatagal na pala yung kontratang yan. Na parang tayo niluluto sa sarili nga nating mantika. Yung sinabi nga ni Bongo sa isa niyang previous speech. Sa akin, as a consumer or a customer dun sa dalawang ano, inis na inis ako. Dahil dyan sa tinatawag na privatization act nung 1997, kala natin yung water crisis, mag-resolve ba? Yung pala, nagkanda problema palalo. So, ito yung mga ayoko dun sa ginawa nila. Gusto nyo malaman? Sana kayo, huwag lang tayong manonood lang sa TV at wala tayong gagawin dito dahil lahat tayo apektado dito sa kontratang itong ginawa nila. So I don't want to talk to, I don't want to call names. Kasi ito lang yung reaction na naiinis ako. Una, mukha yung dalawang concessionaires ng kontrata na walang tayong kalaban-laban ba? Wala bang fair? Kasi sa, alam mo, sa business o sa negosyo, dapat fair yan. Si party A at si party B, may agreement. Ang una dyan na tatakaw dyan, parang one-sided yung kontrata. Sa kanila lahat yung ano, yung opportunity. Sa kanila lang yung ano, wala yung gobyerno natin, wala sa atin. Wala tayong protection. Lahat puro sa kanila yung kontrata. Eh nag-umpisa tayo yung kontrata noong 1993 tapos na approve to noong 1997. And nakakainis talaga eh kung kahit yung lima lang nasasabihin ko sa inyo. Gusto niyo malaman yung limang reaction ko? Una is yung tubig ay likas na yaman. Ito ay pang-aari ng Pilipinas, ng Pilipino. Kaso ginagawa nilang commodity o negosyo o ginagawa nilang pagkakakitaan. Ang masakit naman ito, need natin yon, yung tubig. Kaya nga likas na yaman, di ba? Need natin yon. Kaso bakit tumataas yung rate ng tubig? Dapat mababa yung presyo. Pangalawa, any disturbance ng government, kahit masira yung road, yung linya nila, o mayroong improvement, babayaran natin. Wow! Ikaw na nga nag-improve ng area, tapos natama mo yung linya nila, o yung linya ng mainland, tayo magbabayad. Any disturbance, ha? Dapat naman, ini-improve na nga ng gobyerno yung ano, tapos magbabayad pa tayo. Patlo, yung tinatawag na rates, dapat ang rates na bunyag doon sa kontrata, which is, may batas pala ang MWSS na dapat ang MWSS ang mag-handle ng rates. Hindi yung private to concessionaires. Di ba?
Sinabi yun eh, sa batas eh, sinabi yun sa balita na MWSS ang maghahawak ng mga rates, yung mag-decide kung tataas o bababa. Hindi yung dalawang concessionaires. Nandun sa kontrata, hindi pwede mangilam yung gobyerno, which is kumukontra dun sa batas sa MWSS. Pangatlo, ito pa, ito yung masakit. Alam mo yung CIF o yung corporate income tax na tinatawag sa sinasabing negosyo? Yung corporate income tax, hindi na sila nagbabayad ng income tax, pinapabayad pa sa atin. Kaya lolobo yung presyo ng tubig. Wow. Tanga eh, no? Sakit yun. Kasi parang dekada na tayong niloloko talaga ng dalawang kumpanya na ito, saka yung gumawa ng kontrata. Hindi tama yan. Kasi ako yung 1997, graduate ako ng high school. Tapos magka-college ako, nagbabayad pa rin yung magulang ko dun sa mga rates nila. Imbis na masolusyonan yung krisis sa tubig, yun pala, dinadaya na tayo. Kaya magising-gising na tayo. Mahirap na. Ito pa. Diba sa kontrata, gagawa daw sila ng water treatment plant. Ano yung water treatment plant? Siyempre, yung mga used water, malilinis, mafifiltrate, para hindi tayo maubusan ng tubig. Kaso ano yun? Ilang years na nagdaan? More than a decade na. 97 eh. Diba? Tapos ang kapal pa nga na nila, matatapos yung kontrata na 2022. Tapos, gusto pa nila extend ng 2037. Buti nga, magaling yung ating president dahil lawyer siya. Nakaka-indindi siya ng mga kontrata. O ngayon, kinancel na niya hanggang 2022. Pasalamat naman tayo doon na kasi 2037, tapos sila magkukontrol ng tubig. Nananin, basic need natin ng tubig. Grabe, no? Yan, hindi nila ginawa yan. Dekada, hindi nila ginawa yung water treatment plant, yung maglilinis. Sa ibang bansa, may water treatment plant. Tayo wala. Tapos sila kumikita ng bilyon. Tayo naghihirap para bumili ng ano. At ngayon pa, ngayon, hirap tayo ngayon, nagkukulang tayo ng tubig. Sa akin yan, bakit? Inis ako. Kasi kailangan ko gumising na maaga, 6 o'clock or 7 o'clock, kailangan ko na mag-ipon. Kasi around 4 o'clock p.m., ubus na yung tubig namin. Wala namin tubig. Kaya dapat maligo na kami agad ng asawa ko at mag-ready na dun sa tubig. Yung inumin, lahat. So, pinaprepare, buti nga, hindi kami nagtatrabaho. Paano yung nagtatrabaho? Paano yung mga single parent? Paano yung 9 to 6, tapos 4 o'clock yung nawala yung tubig, mag-uwi na, wala silang tubig. Paano sila maniligo? Mag-iipon. Yung iba nga, wala talagang tubig sa area. Ang sakit yun. Di ba? Tapos nagbabayad ka ng ganong kalaking rate, tapos hindi maganda yung servisyo. Kaya, inis ako talaga. Medyo masakit sa loob yun. Hindi sila gumawa ng, what happened to us na ang ganda-ganda ng big news dati, sinabi nga nila. Tapos, ito yung nangyayari. So, ngayon, kailangan rin nating nagre-react lang ako dito sa ganito because naiinis ako dun eh. Para ako niloko ng dekada. Niloko ako. Diba ako naloko yun, naiinis ka? Huwag tayo tutungo-tunga nga, supportahan natin yung leader natin, supportahan natin yung president. Supportahan rin natin yung planning niya doon sa concessionaire. Kaya inaabangan ko pa rin yung mangyayari kasi iba talaga. Sobrang, alam kong maganda magnegosyo. Kaso fair, dapat fair naman. Fair naman. Yan. Dapat sa akin ha, suggestion nga, dapat makasuhan yung gumawa ng kontrata. Yan.
Kasi nakakapagtaka eh. Private firm ang gumawa ng kontrata. FYI ah, private firm. Dapat, yung ombudsman, di ba? Yung ombudsman dapat gumawa. Kasi siya yung side ng government. Kaso napunta sa private firm. Kaya, malaking question yun. Private firm. Yan. Yan yung aking ano. Kaya guys, dapat nagising na kayo sa katotohanan na niluloko tayo ng dalawang musesyon nito. At kumikita sa ng bilyon eh. Ni-reason out nila na pinasa daw yung pinasa yung kontrata. Okay, pinasa. Bakit hindi nyo binaccount check? Hindi nyo chinek yung mga kontrata? Hindi nyo chinek yung mga deals dati? Oh, by si Hayep, bakit yung isa parang patay mali siya lang? Di ba? Dapat, ano yan eh, malinis. Sa gumawa ng kontrata, ang kapal ninyo. Wala kayong budhi. Para sa akin, wala kayong budhi. Kasi, parang binigay mo yung lahat. Yung soberenya ng bansa. Yung sovereignty. Binibigay mo dun sa taong yun. Para magkapera ka lang. O umanalo ka sa eleksyon. Para supportahan ka ng mga gayang may pera. Kaya guys, iba talaga. Iba yung ginagawa nila ngayon. Kaya akin, supportahan natin yung... Kasi siya lang yung taong nagsalita tungkol dito. Yan. Sa akin, supportahan natin. Supportahan natin. I-monitor natin. Kasi next year, mag-aayos yan. So, kailangan natin i-monitor. Kasi hindi pa ngayon maharap eh. Kasi nga, patapos pa lang yung SEA Games. Tapos, Christmas break. January yan, maraming bakbakan dyan. Totoo, maraming bakbakan dyan sa issue na yan. So, abangan natin. Basta guys, magising kayo. Kasi tayo ang maapektuhan sa issue na to. So guys, ito lang ang reaction ko doon sa ating ano, sa ating water concessionaire sa Maynila at saka sa Manila Water at doon sa ating president. So, if you like this video and you want to comment some issues or na gusto i-react sa akin, mag-comment below lang. And please like and share. Subscribe to my channel and huwag niyo kalimutan i-press ang bell button para may update kayo sa aking mga video. So, have a great day guys and signing off. Thank you so much for watching. See you again on my next video.